Sa 15 araw ng impeachment trial, tinalakay kung may kapangyarihan ba ang Korte Suprema na manghimasok sa Senado bilang impeachment court. Ito'y matapos sarangin ng Korte Suprema ang pagbusisi sa umano'y dollar deposits ni Chief Justice Renato Corona. Gate ni Congressman Rodolfo Fariñas ang prosekusyon, hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema sa mga kasong impeachment. Ang ilang senator judges naman, tulad ni Senator Alan Peter Cayetano, nangangamba na baka matali na ang kamay ng Senate Impeachment Court. Gayunman, ipinag-utos muna ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na sundin ang temporary restraining order ng Korte Suprema habang hindi pa napag-uusapan ng mga senador ang issue. Samantala, tuloy ang pagtatanong sa testigong si PS Bank President Pascual Garcia III. Sa pag-usisa ng ilang senator judges, itinanggi ni Pascual na sa bangko nila nanggaling ang mga naipuslit na bank records ni Corona. Sa kanila raw investigasyon, may mga pagkakaiba sa mga kopyang kumakalat at sa opisyal na mga dokumento ng bangko. Sumalang din po sa witness stand ang branch manager ng BPI Ayala Avenue Branch na si Leonora Dizon. Base sa bank records na isinumite ni Dizon, may peso checking account na nakapangalan kay Corona sa nasabing branch. Naglalaman ito ng mahigit 12 million pesos as of December 31, 2010. Taliwas din ito sa idineklarang cash and investments si Corona sa kanyang 2010 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth na 3.5 million pesos lamang.